guys, papunta na tayo sa huling hantungan ni Rosemary. Diyan tayo sa sasakyan. Na-drive si Villa Supreme. Katabi niya ang kanyang mag-ina, si David at si Lord Lord. Hello. Si Tokayo John ang kanyang anak. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon sinabi ko na sana sa inyo. At paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at may paghanda kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman? Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Mapuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo tayo sumandali. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable thy sight, O Lord, my strength and my redeem. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kana, mga kaibigan, at sa lahat po ng mga nahikiramay at nakikidalamhati. Sa pangalan po ng simbahang ito, ng Iglesia Filipina Independiente, ay amin pong pinapaabot ng aming taus-pusong pahikiramay at pahikidalamhati. Lagi po natin sinasabi at kasabihan po natin na life is short and the time of death is uncertain. Maiksi ang buhay at ang oras ng kamatayan, hindi natin alam kung kailan darating. Nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, kasama ng nilikha ang tao, at ito'y kanyang pinagkaluban ng buhay. Ngunit ang buhay na ito, mga kapatid, ay hindi permanente, pansamantala lamang, kahit darating ang oras na mawawala ito sa atin. O sa madaling salita, darating ang kamatayan sa bawat isa sa atin. So kung sinasabi natin na maiksi ang buhay, at ang oras ng kamatayan hindi natin alam kung kailan darating, nangangahulugan lamang mga kapatid na sa bawat sandali, bawat oras ng buhay natin, habang kapili at kasama pa natin ang ating mga mahal sa buhay, ipadama na natin sa kanila ating pagmamahal, pag-arula at pagpalingan, sapagkat wala nang nakakaalam ng kanyang kamatayan. Maaari kung pagtulog po natin mamaya, hindi na tayo magising kinabukasan. Kaya sa bawat sandali, bawat oras ng buhay natin, habang kapiling pa natin ang ating mga mahal sa buhay, ipadama na natin sa kanila ating pagmamahal, pag-arula at pagpalingan. But then, sinasabi ng Diyos sa atin na huwag kayong mabalisa. Bagkos manalig kayo sa Diyos at sa kanyang buktong na anak at yung Panginoon Jesucristo na sinasabi niya sa atin na ako ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan. So mga kapatid, ina-assure sa atin ng Diyos na after death, there is life. Pagkatapos ng kamatayan ay may muling pagkabuhay. At ang katibayan nga ng muling pagkabuhay ay ang kanyang buktong na anak, ang ating Jesucristo, na siya'y nauna na sa atin at ipinaghanda niya tayo ng silid, bawat isa sa atin. Ang ibig sabihin ko ng silid ay tahanan, sapagkat doon naman talaga ang tunay nating tahanan, hindi sa mundo ito. So nga lang, meron at merong mauna po sa atin. Kaya ipagpalagay na naman po natin na ating mahal na Imao na siya'y nauna na sa atin.
At siya'y maghihintay na muli niya tayo makapiling upang di na muli magkawala pa. So sa buhay po natin ito, magkakahiwa-hiwalay po tayo. Meron at meron pong mauna sa atin. At napakasakit nga po at napakalungkot na parte ng buhay ng tao ay ang ihahatid po natin sa huling hantungan ng ating mga mahal sa Diyos. Ito na po yung huling sandali na makakasama po natin natin. Makikita natin siya at masisilay. Mamaya po, ihahatid na po natin siya sa kanyang huling hantungan. At pagkatapos po nun, hindi na natin siya muling makikita pa. Ang tanging maiiwan na lamang po niya sa atin ay mga alaala. Lalo higit sa pamilya na nakasama po niya sa mahabang panahon. Mga alaala na nakasama po natin siya sa hirap man o sa bitnawa, sa kalungkutan man o kasiyahan, at nakasakasama po natin siya sa mga hamon ng buhay. Naway, hindi po yun mawagrit sa puso't isipan natin, lalo tigit sa kanyang pamilya na naiwan na nakasama po niya sa mga pagkakas. Naway, maalala pa rin po natin siya na kahit na wala na po ang ating mahal na iyo, maalala pa rin po natin na minsan sa buhay natin may isang Rosemary na nakapagbigay po sa atin ng inspirasyon, nakapagbigay po sa atin ng halimbawa o nagdulot sa atin ng kasiyahan sa mga panahong nakasama po natin. Yun na lamang po ang tanging maiwan niya sa atin, lalo digit sa pamilya na naiwan. Although, masakit nga po tanggapin minsan mga kapatid na meron at meron magpapaalam po sa atin. Meron at meron po tayong ihahatid sa kanyang huling tungan. But then, tandaan natin ang sinasabi ng ating Panginoon na pagkatapos ng buhay na ito ay may isa pang buhay. Yun yung buhay na dapat natin makamit at namatay. Yung buhay na walang hanggan. Kaya ang ating dalangin para sa ating mahal na yumao, na naway nakamtan na niya ang walang hanggang kapayapaan sa piling ng ating Panginoon. So yun na lang, yun po. Sa kabila po ng inyong kalungkutan, dadalamhati, naway may kagalakan pa rin po sa ating mga puso para sa ating mahal na yumao. Ang ating pong kagalakan para sa kanya, at yun po ang ating dalangin, na naway nakamtan na niya ang walang hanggang kapayapaan sa piling ng ating Panginoon. Na doon, hindi na niya mararanasan ang sakit o nilumbay ng buhay. Pagkos, walang hanggang kapayapaan sa piling ng ating Panginoon. So bago po tayo mag-iwahiwalay, mag-iwan lang ako ng tatlong bagay na magiging inspirasyon natin upang pagpatuloy pa rin po. Alalahanin po natin mga kapatid na ang buhay ng tao ay hindi natatapos sa kamatayan. Ang kamatayan ay daraanan lamang po natin upang tayo makarating sa tunay natin. So una-una po ay ang pagmamahal o pag-ibig na naway yun po ang maiwan sa bawat isa, lalo dikit sa pamilya ng ating mahal na yumao. Na naway higit sa na tayong magmahalan sapagkat wala ng ating mahal na yumao. At alam ko po na siya'y nagmahal sa inyo at naway ipagpatuloy natin ang pagmamahal na yan. At alam mo po na yun po ang kanyang nais para sa kanyang mga naiwan. Naway pag-ibig o pagmamahal ang igawan sa bawat isa. Pangalawa po ay pagpapatawad. Wala naman sa atin ang perfecto. Lahat tayo nagkulang, nagkamali, nagkasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya sa buhay ng ating mahal na yumao, sino man sa atin ang nagawa niya ng pagkukulang o pagkakamali, naway napatawad po natin siya. Lalahanin po natin ang sinasabi ng ating Panginoon na kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin. Sapagkat ang Diyos niya ay nagpapatawad, tayo pa kaya ang tao. Kaya naway magpapatawad ang igawad sa bawat isa pag may nagkukulang o nagkakamali. At ang panguli po ay ang tunay na pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon na sinasabi nga niya sa atin sa banal ng kasulatan na ako ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa ama kundi sa pamagitan.
So sa buhay natin ito mga kapatid, wala tayong tanging pag-asa. Yun lamang ang tunay na pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Ano man ang katayuan natin sa buhay, mahirap man tayo, mayaman man tayo, pag tayo'y namatay, lahat tayo, pantay-pantay. Wala tayong tanging pag-asa. Yun lamang ang tunay na pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. So nawa, maiwan po yun sa pamilya ng ating mahal na iyong. So muli po sa pangalan po ng simbahang ito, na Iglesia Pilipina Independiente. Ako po si Reverend Father Anthony C. Garlin. Ay amin po pinapaabot ang aming taos pusong pangigarami at pagpapalang natin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tatayo po ang lahat. Sa katotoo na may buhay na walang hanggan na pinagkaloob sa dunya, ipahayag natin ang ating pananampalataya dahil sabihin, sumasampalataya mo sa Diyos sa mga kapangyarihan, lumikha ng langit at lupa. Sumasampalataya mo kay Jesucristo, ang kanyang anak, ating Panginoon. Siya ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At pinanganak siya ni Birhing Maria. Nagpakasakit siya ng panahon ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ni Dibig. Nanawag siya sa lugar ng mga patay. Sa ganong araw ay muling nabuhay. Umakyat sa langit at narunuklok sa kanan ng Ama. Siya ay muling babalik upang umuman mga nabubuhay at namayapa. Sumasampalataya po sa Espiritu Santo. Sa banal na pandaigdigang simbahan, sa pagkakaisa ng mga banal, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Luluhod po ang lahat para sa panalangin ng bahay. Sa kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, iyong sinabi na saan man ay may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa iyo, naroon kang kasama nila. Dahil dito tanggapin mo ang aming pagkakaisa sa panalangin para sa kaluluwa ng iyong lingkod na si Rosemary. Panginoon, sa iyong mga kamay, iniahabilin namin ang kanyang kaluluwa. Iyong pinahayag, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita at gawa, ang kaginawangan ng lahat ng nasa ligalik. Pulutan mo ang pamilyang ito na naapis dahil sa pagkamatay ng aming kapatid na si Rosemary ay masumpungan ang kaginawaan sa iyo. Panginoon, sa iyong mga kamay, nihabilin namin ang kanyang kaluluwa. Upang sa pagdating ng takdang panahon, kami kasama ng mga banal ay magkaisa sa pakikipagsamahan sa iyo. Panginoon, sa iyong mga kamay, nihabilin namin ang kanyang kaluluwa. Matayimtim naming pinapanalangin, Panginoon, na si Rosemary, na natataka ng tanda ng Santisima Trinidad sa binyag, ay marapating sa lubungin ng mga banal sa kalingitan, alang aras sa kanya nalangin ng buhay, upang mamagitan para sa amin. Panginoon, sa iyong mga kamay, nihabilin namin ang kanyang kaluluwa. At nawa sa pagdating ng kaganapan na iyong kaharian, kami rin na may lubos na pananampalataya, ay may salalay sa iyong mapagpalang kamay. Amen. Tatayo pong lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan. Peace with you. Peace with you. Peace with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan. Magdala ng alay pumaroon sa kanyang harapan. Uupo ang lahat para sa pag-aalay. Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, yan. Guys, tapos na ang misa. Then natin lumabas yung ating ihatid sa huling hantungan na si Rose.
guys. Wala kami. Ito yung sasakyan. Tapi bela. Apa tu tentara lama ira jaratan? Lo guys. Apa tu lama ira rata? Apa tentara? Lo guys. Guys lama. Tambal. Hello, taga SF Bay. Hello. Sa pipe yan, sa pipe.
guys, nayatin natin si Rosemary sa huling hantungan niya. Kaya yun, papaalam na. Bye!